Sa videong ito, pag-aaralan natin ang division of fractions. Bago tayo pumunta sa pag-divide, alamin muna natin ang ibig sabihin ng reciprocal. Halimbawa, 2/3. Ang reciprocal niya ay 3/2. Pansinin natin na yung numerator ay naging denominator. Tapos yung denominator ay naging numerator. Paano naman ang reciprocal ng whole number? Halimbawa, 2. Ang whole number, pag ginawa nating fraction form, lalagyan lang natin siya ng denominator na 1. Kaya ang magiging reciprocal ng 2 ay 1/2. Pansinin natin na yung numerator ay naging denominator. Tapos yung denominator naging numerator. Paano naman ang reciprocal ng mixed number? Halimbawa, 1 and 1/2. Bago natin malaman yung reciprocal ng mixed number, i-change muna natin siya sa improper fraction. To change mixed number to improper fraction, multiply lang natin yung denominator sa whole number and then i-add natin yung numerator doon sa product ng denominator at saka whole number. Para hindi tayo malito, sundan lang natin yung flow ng arrow. 2 times 1 equals 2 plus 1 is equal to 3. Tapos, kung ano yung denominator sa mixed number, yun din na rin ang magiging denominator natin sa improper fraction. Kaya ang improper fraction ng 1 and 1/2 ay 3/2. At ang reciprocal ng 3/2 ay 2/3. Pansinin natin na yung numerator ay naging denominator. Tapos yung denominator ay naging numerator. Tandaan din natin na pag minultiply natin ang isang number sa kanyang reciprocal, ang magiging product ay 1. Example po natin ay 1/3 divided by 1/2. Sa pag-divide ng fraction, may susundan tayong acronym. Ito ay K, C, at saka F. Ang K ay keep, ang C ay change, at saka yung F ay flip. Itong unang fraction na 1/3 o dividend ang ating ikikip. Ibig sabihin, hindi siya magbabago, so 1/3 pa rin. Ang i-change naman natin ay itong operation. So from division, gagawin nating multiplication. Tapos, itong divisor na 1/2 ang ating i-flip. Ibig sabihin, gagawin nating reciprocal. Ngayon, gawin na natin yung multiplication of fraction na numerator times numerator, denominator times denominator. 1 times 2 is equal to 2, at saka 3 times 1 is equal to 3. Dahil yung 2/3 ay lowest term na or simplest form na, ito na yung sagot. Punta naman tayo sa susunod na example. Keep natin yung dividend, change natin yung operation, and then flip yung divisor. Ngayon, i-multiply na natin yung mga fractions kung saan numerator times numerator, denominator times denominator. 4 times 4 is equal to 16, at saka 6 times 2 is equal to 12. Ngayon, i-simplify naman natin yung ating sagot. Gamit yung continuous division technique, i-divide natin parehas yung 16 at saka 12 ng kanilang greatest common factor or GCF na 4. 16 divided by 4 is equal to 4 and 12 divided by 4 is equal to 3. Dahil yung 4 at saka 3 ay wala ng common factor maliban sa 1, ito na ngayon yung magiging simplest form. Pansinin natin na yung numerator ay greater than the denominator. So, ibig sabihin, itong fraction na to ay improper fraction. Ang improper fraction ay may katumbas din sa mixed number. Para malaman yung katumbas ng improper fraction sa mixed number, i-divide lang yung numerator by the denominator. Ang quotient niya ay 1 at may remainder din siya na 1.
yung quotient ang magiging whole number, tapos yung remainder ang magiging numerator, yung divisor naman ang magiging denominator. Kaya ang sagot dyan ay pwedeng 4/3 or 1 1/3. Sunod nating example ay 2/3 divided by 2. Pansinin natin na yung divisor ay whole number. So pag ginawa natin yung fraction form, lalagyan lang natin ang denominator na 1. Yung 2/3 ay keep, yung operation ay change, at saka yung divisor ay flip. Since yung operation ay multiplication na, gawin na natin yung multiplication of fraction. Numerator times numerator, denominator times denominator. 2 times 1 is equal to 2, at 3 times 2 is equal to 6. And then, simplify the answer. Gamit yung continuous division technique, i-divide natin parehas yung 2 at saka 6 ng kanilang greatest common factor. Ang greatest common factor ay 2, kaya 2 divided by 2 is equal to 1, at saka 6 divided by 2 is equal to 3. Since yung 1 at saka 3 ay wala ng common factor maliban sa 1, ito ngayon yung magiging simplest form. Yung whole number, para maging fraction form, lalagyan sa natin ang denominator na 1. Yung naunang fraction, yun palagi ang ating ikikip. Tapos, yung operation, i-change natin sa multiplication. At itong nahuling fraction, yung ating i-flip o i-reciprocal. And then, 1 times 3 is equal to 3, and 1 times 2 is equal to 2. Pansinin natin na yung sagot ay improper fraction. Kaya alamin din natin yung katumbas niya sa mixed number. At ang katumbas niya sa mixed number ay 1 1/2. Kaya ang sagot dyan ay pwedeng 3/2 or 1 1/2. Pag mixed number, hindi pwedeng i-divide o i-multiply diretso ka agad. Kailangan, i-change muna natin sa improper fraction. Ang improper fraction ng 1 1/3 ay 4/3. Kaya magiging 4/3 divided by 5/3. Keep, change, and flip. 4 times 3 is equal to 12, and 3 times 5 is equal to 15. Para ma-simplify yung sagot, i-divide natin parehas yung 12 at saka 15 ng kanilang GCF or greatest common factor. Gamit ang continuous division technique, i-divide natin yung 12 at saka 15 ng 3. 12 divided by 3 is equal to 4, at 15 divided by 3 is equal to 5. Since yung 4 at saka 5 ay wala ng common factor maliban sa 1, ang lowest term ng 12 over 15 ay 4/5. Since mayroong mixed number, i-change muna natin siya sa improper fraction. Kaya magiging 1/2 divided by 3/2. Keep, change, and flip. 1 times 2 is equal to 2, and 2 times 3 is equal to 6. And then simplify the answer. Para ma-simplify, i-change natin yung 2/6 sa kanyang lowest term. I-divide natin parehas yung 2 at saka 6 ng kanilang GCF or greatest common factor. Gamit yung continuous division technique, i-divide natin parehas yung 2 at saka 6 ng kanilang greatest common factor na 2. 2 divided by 2 is equal to 1, at saka 6 divided by 2 is equal to 3. Since yung 1 at saka 3 ay wala ng common factor maliban sa 1, ang lowest term ng 2/6 ay 1/3. Basta tandaan natin na yung unang fraction, yun ang ikikip. Hindi siya pwedeng i-flip. Ganon din yung pangalawang fraction. Hindi rin siya pwedeng i-keep. Siya yung i-flip.